Hello, good afternoon. I show you how to make the garlic mince and the garlic and the ginger. The easiest way, the fastest way, as we cooking fast. Now, the first thing you do, you have to wear your gloves. It because the garlic, it's burning your fingers too. So I buy the one box of the gloves, and then the first thing you do, the garlic, you have to peel off the skin. Malalaki yung garlic namin dito sa Hong Kong. Ayan. Ito na. Tapos, ipitin ko. I have to use the malapad na potsilyo. And also the durable langgot. Ayan. Pwede naman ipitin ng tatlo o apat pag sabay-sabay yun. Ayan. Tapos yung second skin niya, pwede nyo i-save kasi yung skin niya, nandun yung aroma ng garlic. Either you can use to the adobo to fry, because the skin, when the meat is already cooked, the skin will be maalsa sila. So, pwede nyo tanggalin pag na, umalsa. Kahit sabaw yung soup. Kasi ang garlic is anti-cancer and the also for the high blood pressure. Nakakatulong po ito pampababa ng dugo. Okay lang naman sa mga anemia. Sa bahay, pag spread out mo yung mind mo, marami pong dapat gawin. Hindi lang magpaganda, kundi lahat ng gawain bahay. It is tayong mga ina ang dapat mag-isip paano mabilis yung procedure. Yan. Ay, busy sila eh. Ako. Being mother is so much pressure. Yan. Tapos, ganito gawin nyo, paghawak ng hindi napitpit na paghawak ng kutsilyo ganito. Yan. Mabilis ang nito pag tagtag. Kung gusto nyo naman mapino, pwede. Dito ba? Pero sa akin, mas gusto ko yung hindi masyadong pino. Kasi pag kinuha mo ng gulay, naiiwan sa plato yung pino and garlic. Na,
natutunan kong maging mabilis. Trabaho kasi. Babagal-bagal ka. Eh, walang mangyayari sa maghapon mo ba? Diba ba? Pag minsan yung pang adobo or igado, pwedeng buo. Para kasi yung mga bata, ayaw din yung garlic. Iluya. Sibuyas, ano, pag ginigisa ko yun, niluluto ko ng hanggang malambot para anusin sila. Yan. O, diba? Ang bilis. Tapos may lalagyanan ako ng, ano, bitakip. And then, lalagyan ko siya ng oil. You can put as much as you can or as much you want. Kasi gagawa ko ng napakarami, oh. Tapos lagyan ng, ano, meron akong binili kahapon na from Korea. Natural, sea salt. Lagyan ko ng, ano, mga 1 teaspoon na asin. Yan. Para it keeps longer life yung at saka hindi mangitim yung bawang. Hindi na dapat ito ilagay sa refrigerator, sa labas lang. Pwede nyo i-keep ng like 2 weeks. Yan. Para pag, ano kasi, lalo pag may pasok ka, eh lagi kang nagmamadali, tapos nagkisa ka ng gulay na baon mo, eh at least naka-ready na po. Tapos, paluhaluin. So, ito gagawin ko pa. Pero, ano, pinapakita ko lang sa inyo how the easiest way and the fastest way. Okay? So, I'm done with the garlic. Tapos, meron akong organizer sa ginger and the, ano, and the buong garlic. Tapos, ano, lagyan nyo ng tissue yung pinaka-bottom para it keeps moist para magtagal. Tapos, ito naman, ilalagay ko sa rep. Kasi kahit na 3 weeks, hindi siya masisira. Ngayon, I'm going to the ginger. Laki ng ginger dito. Tapos, putulin ko lang yung isa. Isa lang. Okay. Tapos, meron akong peeler. The easiest way na magbalat is itong peeler. Ganyan, no? Yan. Yung, ano naman, sibuyas, lalo na pag yung malaki, huwag nyo i-ready kasi yung sibuyas daw is ano, mag-aabsorb ng bakterya. Kaya yung, ano, yung higaan ko, nilagyan ko ng, ano, sibuyas na hindi pa siya balat. Para, it kills germs. Yun yung nakasalagay sa healthy tips ba? Wala namang masama kung sumunod, diba? Pero parang totoo nga. Mga loya dito, ano talaga, pagka pumili kayo, dapat yung ano, hindi pa hugas. Yung parang may, ano siya, buhangin, lupa-lupa. Yun yung mas, ano, mas maganda. Ang bilis nito magbalat. Yung iba, kinukuskus lang kasi daw mas may aroma, ganun, pero it save time. Tapos, ayo. Tapos, lasin ng manilipis. Napahaba. Nakikita nyo po ba? Yan. Ay, naku, tinaanis na asawa. Lalong mamahalin ng mister.
dapat malinis kayo sa bahay. Ang asawa ko nagagalit dahil sobra na ako linis. Organize, maayos, kahit mga damit ng mga lalaki. Tinuturuan ko yan na organize. Pantalon, pantalon. T-shirt, t-shirt. Medyas, medyas. Yun ay natutunan ko sa aking mother. So kung anong tinuro ng mother ko, i-apply ko rin sa mga anak ko. Ayan, ha, itong ano, kalahati, ay slices, ano, very thinly slice. Para nag-steam ako ng isda. Gaya kahapon, bumili ako ng isda, which is hapon na. Eh, naka-ready na lahat yung mga spices ko. So, kabilis talaga. Ito. Shredded, tawag dyan. Tapos, may dalawa akong ano, paglagyan. Ang isa is ginger. Ang isa, buong bawang. So, sometimes, mag-soup ka. Pitik na rin. Stay tuned lang para ano matutunan nyo yung ano, fastest way. Save your time, gold is time, lalo na yung parehas kung nagtatrabaho eh ano, kailangan pag day off mo ikalat mo yung pag-iisip mo kung ano yung dapat mong ihanda, dapat mong gawin. Sa araw-araw, dapat ang dami nating kayang gawin. Iba-iba. Pag minsan, yung pagluluto rin, dapat hindi palagi naman chicken wings or palagi na adobo. Dapat mag-create ka ng iba-ibang putahe. Manood kayo sa YouTube ng pagluluto. Naku, yung mga anak ko, tutuwa sila pagka ano, ilutuan ko sila ng panibagong luto. Ayan. Tapos itong buong ano, buong garlic. Tanggalan nyo yung ano, yung parang ano niya, nabol ba yun? Ay! Nabol. Tanggalin lang yung pala. I-save din. Ito ako. Silay-silay dyan. Walang make-up. Very naturally. Pag sa bahay, di na kailangan mag-make-up. Make it simple. Kasi sometimes, ang make-up, mga foundation, is harms your ano skin. Di po ba? Huwag ka na lang lumalabas. Pati lipstick. My color of my lips is natural. Ano lang, gumagamit lang ako ng ano, Vaseline. Ang bilhin yung Vaseline, yung ano na, yung may kulay na, yung pink. Para kahit na ano, hindi ka na mag-lipstick. Eh, nandun pa din. Kahit kumain ka nga, hindi man natatanggal. Tapos ano, lalo ngayon, eh, nakamas tayo. Hindi naman nakikita ang lips, Diyos ko po. So, hindi na kailangan. Kasi minsan, nakakaitim din sa labi yung lipstick. Lalo na pagka, ano, pagka yung ano niya, ingredient niya, nakaka-burn ng lips. Maganda kaya pag red ang lips, diba? Pati yung pin, dapat maputi.
I love my tea. Ay. Ayan. Okay na yan. Pag ano, yung toothpaste nyo, haluan nyo ng soda. Soda powder. Tapos, babras. Nako. Napaka shiny, sparkling teeth. Stay tuned lang kayo. Saglit. Pagdagan ko pa yung bawang kasi ano. Para marami kasi ako maglagay ng bawang sa kahit anong pagkain kasi mabango. Ito ah. Siguro mga 5 botil na ganito. Hala. Housewife is exhausted. Exhausted job. Kayo rin po ba ako? Exhausted na masaya. Mahinahon. Para sa kalusugan. Fight, fight, fight. Go, go, go lang. Ayan. Tama na siguro to. Ay, napagod ang sila eh. Tanggalin na ng gloves. Until next time again. Ay. Tapos habang ano naman, kain tayo ng prutas. Cherry. Ang prut dapat daw kainin mo 2 hours before your meal. Para ma-absorb mo yung talagang vitamina niya. Tapos inumin mo lang kayo ng ano, warm water. Ako nilalagyan ko din ng konting asin yung water na warm. I love buko juice. Buko juice. Yung pork cleansing. Wow, refreshing. Oh, refresh my day. Thanks for watching. Always pray for the good health. God bless us all. Thank you. Sana may natutunan kayong aral. Nagustuhan nyo yung ginawa ko. Eh, awesome. Have a good day. Happy Tuesday. Thank you so much. Goodbye. Mwah.